guys. So magandang araw o gabi saan ka man naroroon, no? Kung first time ka, ako nga pala si Polisya ko, ang inyong criminologist dito sa YouTube. So ngayon, usapan tayo guys na injuries, slight physical injury or serious physical injury. So madalas dito sa mga ganitong away, pag away kanto, ang nabibiktima dito ay ang mediator. In short, ang nag-aawat. So, marami na tayong experience, marami na tayong nakita, nag-concern na kung sino yung nag-aawat sa mga ganitong away ay siya yung nadidisgrasya. Imbes na makatulong, no, o ang hangarin niya ay malinis, bandang huli, minsan or madalas, pag nagkaroon ng kaso, kasama pa sa demanda. Isinasama pa sa demanda. Kasi kung both parties, sabi na natin, may naagrabyado, nagkaroon ng sakitan. Sabi na natin, slight lang, wala namang nadisgrasya. Pero may nasaktan, may nabulag, kung ano pang tinulot sa away, so kasama yung nag-aawat. Kaya please, sa mga kung ayaw yung masangkot sa gulo nila, so wag na lang kayong makialam. So marami na tayong kasaysaya o kwento o nakita na minsan nga, okay lang kung masaktan ka lang. Eh paano kung matuluyan kang madisgrasya? So, yun ang masakit dun. O normal eh. Naririnig naman natin, di ba? Oo, concern tayo sa tao. Pero sa gitna ng karambulan, lalo na pag madilim or napaka-crowded na tao, kung ikaw ay nag-aawat, hindi mo kasi alam, hindi mo makikita yung kalaban mo kung ikaw ay nag-aawat. Kasi nag-aawat ka nga, no? So, ang pinakamagandang gawin para hindi ka masali kung talagang, ano, maayaw mo ng gulo, ay kapag mayroon ng gulo, huwag ka nang lumapit, huwag ka nang sumali. Tumabi ka na lang. So, ika nga, sabi, ang prinsipyo ko dyan, andito ako sa tabi, ang lumapit sa akin, akin. Yun na lang ang gawin mo. Ang lumapit sa iyo, ay di, yun ang gulpihin mo. Diba? Kasi nga, huwag kang magpapagitna. Kasi yun ang pinakadelikado, yung magpagitna kayo sa anumang away or gulo or rayon. Grabe yun. So, may mga kasamahan ako dati before. Nadidisgrasya pa. Umaawat lang. Nagigripuhan. Kasi nga, hindi mo alam ang kalaban, lalong-lalo na kapag madilim. Kaya, maging lesson learned sa atin, so nandito ka naman sa akin channel, so crime awareness tayo, iwas liability, iwas sangkot, wag na wag kang aawat. Sabi nga, wag mong subukan. Kasi, mapapahamak ka. Ayun po. Kung gusto rin ng gulo, di sila na lang. Huwag ka nang sumali. Okay? O pwede naman, kung talagang sure ka na nasa advanced position ka, ay di go ahead. Pero kung hindi, huwag mong subukang umawat. Kasi delikado ka. At kung magkaroon pa ng demandahan yan, sabihin na natin nagkaroon ng kasong slight physical injury or serious physical injury or mas malala pa sa injury, kasama ka. So, di ba ang sakit sa ulo? Ang intention mo ay tumulong pero ikaw pa ang nababaon sa gusot. So, yan po ang aking maipapayo. So, well, ano nga ba ang mga elemento ng slight physical injury at serious physical injury. So, ang sinasabi doon sa elements of injuries, ang slight ay
9 days. 1 day to 9 days ay slight physical injury. O ano ba yung 9 days? 1 to 9 days na yan. Kapag ang isang tao ay hindi nakapagtrabaho o nakagawaing normal sa loob ng from 1 day to 9 days ay slight physical injury yun. Kapag sumobra naman doon from 9 days pataas na hindi nakagawa, nakapagtrabaho o nakagawa ng normal na gawain ang isang tao, ay papasok po yan sa serious physical injury ang charges. So ngayon, sino ba ang magsasabi sa injury? So walang iba po kundi ang attending physician, or in short, doctor. Wala nang iba, or medico-legal ng PNP kung nagkakaroon, kung magkakaroon ng kaso. Pwede rin doktor. So pwedeng ipakita yan na talagang itong taong ito ay na-injured kaya nagkakaroon ng paghabla. So nakadetermine yun doon kung ilang araw. Ulitin ko ha, slight physical injury from 1 day to 9 days. So pag nag-serious physical injury ay 9 days above up. So serious physical injury na yun. So ayan yung sa mga medyo mabigat ng tama. Okay? So yun po ang pagkakaiba ng slight physical injury sa serious physical injury. With doktor ang magsasabi, hindi kayo. Okay? Kung wala kayong sinabi, kung wala kayong doktor, medyo malabo po ang paghabla ng injuries. Kasi kung na-forward nyo yan, ay lampas na, gumaling na, nasaan yung medical nyo. So wala kayong ipagpapakita na na-injuries kayo. So yung demanda ay mahina. Okay? Plus na lang yung testigo, witness. Yung add niya lang yan. Mas maganda kung may witness. Kasi yung tinatawag na findings ng doktor na dokumento, ano po yan? Valid documents. Sila lang po ang magsasabi. Okay? So maraming salamat at muling nagsasabi, no? At ini-invite kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maliit lamang. At muling nagsasabi ni, hindi lahat ng criminologist ay nagpopulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.